Maagang bumagsa sa mga terminal sa Metro Manila ang mga uuwi sa kani-kanilang probinsya ngayong undas. Marami sa kanila aminadong nalilito sa mga bagong terminal. Nasa frontline na balitang yan si Gerard De La Peña. Siksikan, mahabang pila at mainit. Ganito ang karaniwang eksena sa Araneta City Bus Terminal tuwing undas o holiday. Pero ngayong taon, ito na ang sasalubong sa mga biyahero ngayong undas. Mas magandang upuan at naka-aircon pa. Ito ang bagong Araneta Busport sa Cubao, Quezon City. May mga biyahe rito papuntang Batangas, Quezon, Laguna, Pampanga at Tarlac. Pero ngayon pa lang, kapansin-pansin na maraming bakanteng upuan sa bagong terminal. Ilang araw pa lang daw kasi ito nang magbukas, kaya maraming biyahero ang nalilito pa. Hindi rin namin kasi alam ito eh. Di bali, inyano lang sa amin, ni-sketch lang sa amin. Kung saan kami sasakay, kung saan banda. So hinanap namin, ito naman nakita namin, nagtanong kami. Sa mga naghahanap ng mga biyaheng Bicol na karaniwang sa Cubao nang gagaling, sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang sakayan nito. Sa taya ng Araneta Busport Management, ngayong araw inaasahang dadagsa ang mga pasahero dahil sa long weekend. Kaya plano nilang iapela sa LTFRB at DOTR ang mga dagdag na ruta. We're hoping na papagbigyan tayo ng LTFRB, DOTR, kung mapalagyan tayo uli ng dati natin mga ruta, mga Bicol, Visayas, and even Mindanao. Marami kasi naliligaw dito. Sabi namin, sige, mag-antay lang tayo. And kasi may transition pa, no? Nagbago ngayon yung administration din ng LTFRB. Nag-inspeksyon na rin ng LTFRB sa mga babiyahing bus. Yung mga bus operators din po, they're preparing na makabawi rin ho sa mga biyahe ngayon. Kaya sinisiguro ho nila na maayos po yung kanilang mga units at maganda po rin yun na balita para sa ating mga pasahero na ine-ensure po ng ating mga operators na maayos po yung kanilang mga buses. Sa Manila North Harbor, may mangilan-ngilan na rin maagang nag-book ng tiket sa takot na hindi makauwi ng probinsya dahil sa paparating na bagyo. Ang balak kasi namin sana Linggo or Sabado, ang inano namin baka may bagyo kasi. Bali nag-advance na lang kami na 27. Kasi pag-uwi namin baka ma-strand, yung iniisip namin stranded. Sinuspend din na ng Philippine Coast Guard ang mga biyahe ng barko na tatawid papuntang Northern Samar dahil sa nakataas na ang signal number 2 sa lugar. Nag-abiso naman ng Philippine Ports Authority sa mga terminal ng bus na huwag nang paalisin ang mga biyahe patungong Visayas at Mindanao dahil sa masamang panahon. Kabilang daw sa mga saradong port ay ang Pantalan sa Matnog. Ang sitwasyon po natin doon kasalukuyan, sarado na po yung Pantalan at wala na pong patawid ng Northern Samar. Ang mga pribado pong sasakyan ay pinalabas na po ng terminal at sila po ay pinapaparada na o pinapapunta sa mas ligtas na lokasyon. Yung pong mga pasahero na traveling by themselves, ano, na wala pong sariling sasakyan, sila po ay nailikas na po doon sa National High School po sa Matnog, Sorsogon. Patuloy naman ang biyahe ng mga barko mula Maynila patungo sa Cebu at Cagayan de Oro. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5.